Unsa nga sala? Si A. Okay? Lasis ko ra, pag-una ka. Unsa na pag-usay mo ha? So, wala ko lang mo hinig eh. Dili lamang kadating na to. Unsa na dati? So, masala. Unsa nga sala? Ayaw ka ulo, okay. Di naman ka dati, di na, bago naman ka. For example, sa masala? Masala, pagsimba. O katong. Okay, sige, ano lang. Okay, nanay, bago na ka, no? Pansa ang napag ko sa to, ha? Ang gupit. Danyalin, bago na ka. Saan sa man ang napag-upot sa'yo mo, ha? Okay, nampas, ha? Sorry, Ned. Ingon ka na. Ingon mo, nabago na mo. Saan nabago sa inyo, ha? Saan ko, ha? Ang nabago na ko, no? Gikan sa kanaan ng masala. Nawala ko bato ni Cristo. Bago na ko. Ibago na ko niya. Kanaan ako bato. Nung nang sa mga kuha mo ng mga kumatan. Tanan sa kong kabalingon. Nabago na. Okay. Dili man na asin na pagsaksak ni mo na chance ka na yun. Sinipi. Nabago na ka. Asa na pagdos mo di mo to na mali mabago kasi makita ni mo na daga struggle ka karon kay naa tay batasan naa batasan na wa ta na ni pay sa mo buwan na ni pay ato mga kapilara sa tuwa sa ang nakita na ban na change sa imo ah sing gamay lang simple di ko mo to una na gid na wala sa tigra okay. The answer is no because salvation requires so what? The new birth. Okay, bagong pagkatao. And the new birth always what? Always, ang new birth na always nagdadala of what? Unsa kasi nga changes? Sa imong pagkaon, sa imong posture, sa imong iman sa sigang Christian, sa ugali. Unsa man ang ugali sa sigang Christian? Pa-5-7-10. Ang imong unsa na sa? New or old? New? Old. Ang pangutana na, kita ba tanan, puro new lang, puro old? So, Ixon, ayaw kakurat ha? Nanong mga saba pa ka? May time. Mamalikas mo dyan ito. Na naman, kailangatay, buwa ka nature. Nakay old. Pag dili naga mga lala sa gino, ang old ni mo, muna ko ang buhok sa imo ha. Matingala lang ka, buwa tayo kalainan sa mga wala sa gino ha. Kailangatay, duwa, kailangat maintenance. Para ang niyo. Okay, always changes a man's life. Salamat sa Ginoo na napag-uwi mo tanan dati mga palaway karon malapit. Dati yayawan karon yayawan na po. Bahala ka may gagamay na lang basta dili ka. Kaya mo katingala, no? Sa hay, may mo sila, akarasa, tala kayo. Kasi hindi mo napasihan na, may fear na ka. Ang pasihan na na, kung hindi mo na nagkamit yung Kristo. Kung hindi mo na nasa Ginoo, hindi ka pagkuhan. Depende sa mga tao na kaoban ni mo, so dapat iugmaong kanila kung kaysa ka. Pero wala na nagkapatid mo kakarawasan. Kaya hindi man ikaw na pagkakamatawan. Hindi man ikaw nagpalansang dito. Kaya magpalansang, no? Just wish na gani ka, upa kalibutan. Ako di mong palay, upa kalibutan. Ito ang nindot lang. Kaya si Kristo na dito ang parawasa. Panang wala tay, pangkampo. Kani, nagkaroon kayo ng pala, di ba? Kani na sa job. Thank you for the perseverance. Ikaw katayo nila, Mateo, chapter 24, verse 13. Okay, pakibasa Romans in chapter 8, and I'm at the verse 13 and 14. Sana all is possible.
Romance and chocolate. Bilay. Tapos, ang upan, mag-a-priest sa Colossian, chapter 1, 21 to 23. Okay. Roman chapter 8, 13 to 14. It's your time, right? Then say, Ora, prepare Colossus. Uno, mighty uno, mighty friend. Pero kapatid ko kasi mo. Okay. Colossian 1:21-23. Colossus. 1:21-23. Skora na kita na. Praise God. So, are you there, mga Iksod? Mga guwapa? Kami naman. Guwapos. Okay, katulo, na ang dilita na nagaingon kay Kristo, na siya si Kristo sa Ginoo, luwas na. Not because we quote Matthew 7, verse 51, so din nabilog sa tuwa. But also, the answer is no, because salvation is evidence by perseverance. So, ang perseverance na ginaingon ko sa Roman chapter 8 is always ginagiyahan sa balaang Espiritu. So, na yung mga passage sa Bible, kusampun sa Mark and Matthew in chapter 24, verse 13, na ang maglahot ay tuktun sa katapusan, maluwas. So, kung ato na sang ikawag yun na sa ato, ang yun ang itik, ang trots ana, wala na directly isulti sa tuwa after sa rapture. So, after sa rapture na ay events, na ay 7 years tribulation, dahil na grupo sa Kristohanon, pero ang ilang pagpangalagat, dili pareho sa ato ang pagpangalagat. Kita ang pinaka-blessed karong na panahon. Kaya that's why, kung naaking mga kailan na wala pa sa Ginoo, sultihin sila bago maulahi ang tanan. So, pag tiyo sa trumpeta, muna na siya. Okay, salvation evident by perseverance. So, kailangan nyo ka maglahutay. It means you are led by the Holy Spirit. Kung dili ka maglahutay, so katong upat pa, ang imuha, tagang tamon. Out of fellowship, hindi pa wala ka, no? Eh, kastigong ka sa Ginoo, mawala ang oportunidad o sa judgment seat of Christ. Dito, magkong ka sa rewind. Nangalagad ta dili para ano sa purpose na halagad ka? Are you sure? It means wala pa rin ka kinabuhi. Hindi pa rin ka sure na ang kinabuhi sa Ginoo. So I know, makita mo sa James chapter 1 verse 12. Sa Skora, ano na halagad ka? Oh? Nay? Sita? Keep your idea. Ano na halagad ka? Is
Sis Genevieve, nga naman ang alagad mo sa ginaw. Sa to sa ay wag higit ako. May time, matara naman kita. Hindi pa makapot. Kaya panalangin, inanak lang sa akin. That's your idea, Sis Genevieve? Ano nang alagad ka? May luwas na. So, what an excellent answer. Turing aside. So, turing, huwag yung mga atong turing sa pagpangalas, no? So, nangalagad ta, dili, para maluwas. Kami yung kanangalagad para maluwas ka, it means, wala kay siguruhan. Di ba yung sa Acts yung nag-ibasa ganyan, sa nag-ibasa sa Acts 17, nganang ito, naghatag ang Diyos sa English sa God, give the assurance. So makita na ito ang word na assurance, gikan sa giwali ni Paul, sa mga Gentile, sa Thessalonians. Okay? Nangalagad ta kay luwas na ta. Then sa atong pagpangalagad, atong ginawa na is the crown. Dili ang life. Kay ang crown of life, ihatag na dira sa 7 years, pakamatya nila ang ilang kaluwasan. So, asa ka? Kanang kasiguruhan no, dito ka sa pakamatsa ng kaluwasan. So kung gusto ka pakamatsa ng kaluwasan, ang iyo ang ginawa, ibiling ka sa rapture. So dito, ibiling ka naman ang Holy Spirit mo, paon, panginang Holy Spirit. So, ibuyan ka sa Holy Spirit, paon po ka. Okay, it evidence by perseverance. Kung na may mga tao na makita ito na backslide, so, it is the matter of God. Wala tayo power. But just, ilan. May nga ito, kanil na, iwas. Kaya gibiyaan ang pagpangalagad niya. Kanasa, Ginoo na ng bahalaan na. Ato alam, kailangan ito mag-perseverance, ipakita na ito, kaya purpose na ito para makadali na sa uban. Hindi ka kakalahuti mga lagad, ikaw pang pangalatid mong pamilya. So, isusa, para na masunod na po sila. Para sa langit, mag-ganyan yung talit ka. At ang uniform na isi. Last but not the last. Romans 4:18-21. Okay, sa Romans 4:18-21, mituo bilaong si Abraham bisan sa panahon nga wala siya'y paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siya kamahan sa daghang mga nasod sumala sa ginon sa kasulatan. Ingon sa kadaghan sa mga bituon o imong kaliwat. Hapit na siya mausap kagatos katuig apan bisag nagkamo-kamo na siya o si Sara na dili makaanak, wala siya kawad-an o pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawad-an paglaon nga matuman gayon ang gusaan sa Dios nga kaniya ang iyang pagtuo naghatag na kaniya gahong o gidayag niya ang Dios. Kaya nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayon sa pagtuman sa iyang isaan. Okay, praise God. So finally, the answer is no because saving faith always produces work. It doesn't mean you need your work to be secure your salvation. But ang tinood na pagtuo, mubunga yun kung pinuhatan. So sa'yo, makumpuse ba kung kanta ko, Bible reader, takit sa Bible reader nila. Sa giingon ni James in chapter 2 verse 14, without works, faith is dead. Naingon naman ni Paul sa Ephesians 2:8-9, by grace, you are saved through faith. It's not of yourself. It's not your works. No one can boast. Ingon ni James, kung wala'y pagtuo, patay. Hindi ka maluwas. Kasi ingon ni Santiago, ni Paul, na painaagi sa grasya, naluwas ka mo. So, wala'y faith. Nasa'y true faith.
dili sa iyong kagalingan. It means, ang tinuoray nga kapistuhanon, always yun na siya, nag-produce sa work. Pero kung wala sa work, so, I don't know, panawag sa iya. So, ano ba ang word na works? Unsa ba mga butang na maya? Pag simba, maya pa nila. Pag pangalagan, maya nila. Kanang pagtabang nato sa itong mga kauban na nagkinangan sa mga dileto kauban pagpangalagad maayo pa dili. So wala to sa di po to pamaagi ni mo para ma-secure mo kaluwasan. Resulta lang to sa imuhang pagtubo. Sa so, kinangan yun na ang isang kapersonanon na naaingin-ani at ito ng security na asay kapag-produce siya po. Works. So, ang purpose sa imong works, evidence to sa imong pagtuo, dili para ma-secure yung kaluwasan. Again and again, ang kaluwasan is a gift from God. Romans 6:3, ang bayad sa la, apan ang regalo. So, kung regalo man lang, ano kinangalan din mo bayaran? Insulted pa to sa Ginoo. So, tandaan na ito, ganina ka, nano nang halagad ka, ay luwas na ka. Dili para maluwas. Kaya kung maunay mo na para maluwas ka, so, manlibog yung utok, makasala ka, maluwas. Wala, may tao din makasala. Napa yun? Pakitaan ito sa tingin rin. Wala. Tanan dito na makasala, pero wala nagpakasala. Okay? Okay! Opat kabutang, tama-tama atong time, nakita mo man. So number one, salvation demands repentance. Ikalawa, salvation requires new birth. And the new birth always changes a man's life. Bisan pa na hinahinay ang pagbagpo karon ay pag-discourage. Kaya Ginoo mo nang gabago anak. Diba? Philippians 1 verse 6 and Philippians chapter 2 verse 13, ang Ginoo ang naglihok sa ato akong manon niya na. Depende sa iyong pag-response. Hinay iyong pag-change kung hinay iyong pag-response. Hello? Amen. Hinay iyong pagpangalaga, hinay iyong pagbago sa iyong kinabuhi. So, ang Ginoo mong pag-uha na. So, ako, o sa'yo, mariskal sa kukulihan ba? Nakadig ko something na ampun na langan ni Lord. Makahapan eh. Pero napag-yapon para makita na ko na kinaangan akong Ginoo. Kaya kung walang Ginoo, hindi ako makontrol ako ang dragon na nasa kuha. Natay mo na dragon, all nature na to. Musiga na, mudako na, pag di na ka mangalagad sa Ginoo, pasaway na ka. Ingat sa Bible, pag-tune ka sa Ginoo. Sudot pa ka na, kawal ka niya. Pinagkan matas maksin mo ah. Ikatulo is by evidence and perseverance. Ikaupat, saving faith always produces. Any question? Una ay, ikadugang regardless this subject. Oh, sige, tindog. Okay? Tindog. Kung saan nasa, yung otok? Sa inyo, napasaya lang ka sa Ginoo. Balik ako sa Ginoo. Okay. Pakibasa daw 1 John 1:9. 1:9. Okay. Okay. Kung igasugid na to ang atong mga sala, matinumanon o matarong siya. Aron pasayloon kita niya sa atong mga sala o pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Okay, naayos sa kay sa mabingay sa Bible. Nangunta na si Peter sa Ginoo, Lord, kabila man ako pasayloon makasala sa kuha. Ngayon sa Ginoo, 7 times 7, pila na? 49. Isa kadlaw. Napay sa isa kadlaw, 49 may pasaylo.
49 times may pasaylo si Mao in one day lang. Yan sa inapasaylo, ha? So, nagamit ang ginagawan because ang Ginoo dili pareha sa tuwa o kinaiya. Kaya kung ang Ginoo tao lang, dito ka pasaylo. Magkakot ka. Sige, pangayag pasaylo, gihimo naman din mo na. So, 1 John 1:9, if we confess, bisan ka daw, anggang mo na himoon, wala na to'y lako. Dito sa gihimo sa Ginoo. Ang may tabuan na sa imang present life karon na ay mga consequences. You are free to make sin, but you are not free to receive what you have. So, you are not free to receive consequences. Dili ka makapili sa balo sa sala, pero pwede ka mapili sa pagkakasala, sa paghimong sala, pero wala kay power na mabalo. Kanilang gamay-gamay na kanilang gamay-gamay na sin of God. Kung sa imong kita, no? Imong? Anihon. Kung gidagdaog ka karon, please lang kayo balos. Kaya katulad sa imong ha. Kita ra ka one day, maluoy pa ka sa ila ha. Maluoy dyan ka, muhilag pa ka. Katong mga nagdaog-daog sa imong, makita ni imong mga mot ang ano. Okay, the answer is 1 John 1:9. Ready? Kasi naamoy, ikaw na to sa iyang history ha. Kailit makinapunda kung pagkatay mo ang Ginoo. Bukod kay ikaw, ito ang makapili niya na kagiluwas. Tingin siya mamaakong ang isang likway ka. Pero kung tao? Tao, thank you ka niya mapasay mo. Pasyon pa siguro ka niya. Kaya ang tao mo mo, nakita pasyon mo na ang Romans 11 verse 34 to last verse niya. Kinsa makahatag niya kalawong sa kinaalam sa Ginoo. Kinsa ba yaman tatambay? Wala ang good things ang sa Ginoo. Pero kasi kagimog sala, kung gusto ni mo, sige, nagdawat sa consequences pa dahil ganahan ka na. Pero ikaw mag-suffer, ang pinaka-worst pag yun, madamay mo pamilya. O si example sa Ginoo, kung hindi ko an, isa itong nagdaga, nagisugo sa Ginoo, naiwanin sa ninipi ang Ebanghelyo, isi pa? Jonah. Gusto ka rin maging Jonah? Okay, person 9. Very good. Kainay ko an. Apo tayo 2 minutes. So, klaro na, makuha na itong mind ba, mag-clear. Kaya usahay, kung atay kalit ang mga lagad, na naman, ginabantay na mong tingin mo, makasama, yung kapsin sa unin mo. Kasi petyo ka, pero ang guntings lang, dapat makabalo ka ng kaluwasan, hindi ikaw ng Tuhan. Makasala ka, bunala ka sa Ginoo, alam pa, bunala, kung gusto mong pakasala. Gusto mong ganyan, bunalan per me. Huwag kay kalipo, huwag kay kalino, na kay kwarta, pero walay katagbawan. Huwag kay kwarta, huwag katagbawan. Hint, na kay kwarta. Okay, any question? So, naman mo yung kandra, idugang drama, pwede. Sina ka idea na di ko, wala ko kapalo. Kisa, any idea, I give you 2 minutes. Normal naman sa mga anak. Eh, na yung mga butang good na, ma- kuro sa itong mayan ba? What if? Masala ka rin ang kaluwas. Kaya kailang mga tanong, clarification. Okay, clear na ba? Okay, does eternal security ang pasabot ba sa eternal security? Anyone who profess Christ is saved? So the answer is no. Mauni ang tubang. So, nindog din ang mga lagay ka na kay assurance. So, wala, ang assurance, always remember, is not the license to commit sin. Nakakatunay ka aking Dilinggo mo, ito ang imuang penalty. Dililisensa ang assurance sa television ng pakasala ka kaya ang Ginoo ang astig. Okay, kung wala na, ganyan ang tapos.